Magandang araw po at welcome ulit sa ating channel, Wendell's TV. Panibagong tutorial na naman guys, yung nais kong i-share sa inyo. Ito po ay request ng ating mga subscriber, ano? Ito yung kanilang comment. Yan, kaya tayo gumawa ngayon ng tutorial sa araw na ito. At makinig kayong maigi. At shout out sa nag-request nito. Shout out by Lone Troops Channel. Shout out na rin kay Sir Jojo Diret. Magandang araw sa inyo. At kung kayo po ay taga-Taytay sa may San Juan, Taytay Rizal, pag makapunta po kayo guys diyan sa may Changge, diyan po guys sa EMF Changge, ano, sa San Juan, Taytay Rizal, stall number 490 491, kay Sir Jojo Dorit po yan. Marami po siyang tinitinda dyan ng mga jagger, ano. At mamili kayo guys, mura lang. So shout out ulit Sir Jojo Dorit, mabuhay ka. At simulan na natin yung ating tutorial. Ito po ay isang school uniform na pants, ano, garterize ang likod. Okay, ang una-unang gagawin natin ay maglagay tayo ng linya, katulad ng mga dati natin ginagawa. Sundan nyo lang ako guys. Mas maganda kung meron kayong pattern dyan, sabayan nyo ako para bago ko matapos ay tapos na rin kayo. Okay, simulan na natin. Unang-una, straight lane. Pagkatapos, horizontal line. Katulad nito, parang letter T. Pagkatapos, kunin na natin yung haba ng ating pants. Ang standard na lapad ng paha ng isang pangbatang uniform ay 1 1/4 lang. Kaya ang gagawin natin, yung 3/4 ilagay natin dito sa guhit. Yung 3/4, tapos dito, yung kalahati dito para po yan sa pagkain sa wisban, ano? Ilabas natin ang 3/4 mula sa guhit nito. Kasi pag naggawa po tayo ng sukat po tayo ng full length ng pants, kailangan po kasama po yung kanyang paha. So ang haba ng pants ay 29. Guhitan natin. Tapos mag-add tayo ng allowance para sa kanyang fold na 1.5. Pagkatapos kunin natin ang haba ng kanyang crotch. Ang haba ng crotch na ating gagawin is 9. Guhitan natin yung 9. Pagkatapos, yung crotch na ito nating ginuhitan ay ilagay natin dito. Tapos mula dito sa guhit na to ng crotch line hanggang dito sa kanyang laylayan, kunin natin ang center. Pagkatapos, akyat tayo ng mga 1.5 or 1 1/4. Yan, parang ganito. Ito na po yung ating magiging kanyang tuhod. Kaya lalagyan natin siya ng horizontal line. Oh no! Okay, nakagawa na tayo ng horizontal line. Pagkatapos, kunin natin ang lapad ng kanyang laylayan, lapad ng kanyang tuhod at lapad ng kanyang hita. Okay, simulan natin sa laylayan. So, ang lapad ng kanyang laylayan ay 12. I-divide natin sa dalawa. So, 12 divide 2 is 6. Okay, yung kalahati ng 6 ilagay natin sa gitna. Lagay natin dito. Tapos mag-mark tayo. Yan, katulad nito. Okay. Pagkatapos, yung tuhod naman, ang lapad ng kanyang tuhod ay 15. So, ang 15 hatiin natin, divide natin sa dalawa, magiging 7.5.
So ang kalahati ng 7.5 ay ilagay natin sa gitna. Pagkatapos guhitan natin, ganyan. Tapos dito 7.5. Okay, dito naman tayo sa kanyang hita. Pag nagsukat po tayo ng hita, wag dito. Baba po tayo ng mga 1 1/4. Parang ganito. Dito tayo magsusukat ng para sa kanyang hita. Ang kanyang hita ay 20. So ang 20 i-divide natin ano sa harap at likod. 20 divide 2 is 10. So ang kalahati ng 10 is 5. Ilagay natin sa center dito. Tapos guhita natin. Ganyan. Ganun din dito. Pagkatapos ang gawin nyo ay dito sa kanyang bottom, sa kanyang tuhod, ganito ang inyong gagawin. Ganito po gawin nyo. 1/4 sa labas, 1/4 loob. Ha? Katulad din dito sa tuhod, 1/4 sa labas, 1/4 sa loob. Ganito, gayahin nyo to. One port sa labas, one port sa loob. One port sa loob, one port sa labas. Dito naman sa kanyang hita, ganito ang inyong gagawin. Dito po sa kanyang side seam, ang gawin nyo po, 1/2 sa loob, 1/2 sa labas. Ganito po. 1/2 sa loob, 1/2 sa labas. Dito naman sa kanyang inseam, 3/4 sa labas, 3/4 sa loob. Ganito po. Okay? At ikunik na natin to yung mga line na ating ginawa. Yung ginawa nating 1/4 sa labas, 1/4 sa loob. Ikunik natin. Katulad dito. Yung dito sa kanyang allowance, pa-slot lang tayo ng konti. Yan, ganyan po. Tapos dito, gamit po tayo ng hip curb. Ganito ang inyong gagawin. Sundan nyo lang ako. Yan, ganyan. Tapos dito naman sa kanyang side. Yan, ganyan. Pagkatapos mula rito sa linyang ito, bababa po tayo ng 1 1/4. Guhita natin 1 1/4. Pagkatapos mula rito hanggang dito, kuhain natin ang sukat. Mula dito 3 1/4. Sa taas din 3 1/4. Pagkatapos baba po tayo ng 1/2. Yan. Ito na yung ating ikukunik. Yan, ganyan. Tapos gamit tayo ng G-curve. Yan, ganyan. Pagkatapos mula sa linyang ito, baba po tayo ng mga 3/8. Yan, sa ating back, baba tayo ng 3/8. Tapos ito po, mula dito, ay hatiin natin, ganyan. Pagkatapos, baba lang tayo ng mga 1 inch. Yan, ganyan. Dito po tayo magsusukat ng kanyang hips, ano? Dito sa, ano natin, binabaan.
Pagkatapos mula sa linyang ito, magbababa po tayo dyan ng baba po tayo ng 1 half. Ganyan. Tapos sa taas, magbababa tayo ng 1 1/4. Ganito. Ganyan. Pagkatapos, ito yung ating i-straight. Paganyan. Ganyan. Tapos gamit tayo ng G-curve. Ganyan. Pagkatapos mula sa linyang ito, baba po tayo ng 1 half. Dito, 1 half. Dito naman sa kanyang back, dito, akit po tayo dito ng mga 1 1/4 hanggang 1 1/2, ano? Pagkatapos, kunin na natin yung lapad ng kanyang hips. Ang kanyang hips po ay 34 pataas, ano? Kasi po ito ay garterized. Pag garterized po kasi, hindi natin control yung hips, ano? Nagdidepende po kasi yan sa garter. Kaya, kung ang ating hips ay 34 at sumobra ito ng 1 inch or 1 half, okay lang po yun. Normal po yan dahil garterized po ang ating waistband sa likod. So, ang 34 po, i-divide po natin yan sa 4. 34 divide 4 is 8 1/2. Ilagay natin dito. Kunin natin ang 8 1/2 dito. Pagkatapos, bawasan po natin ang 1 half. Ito po ay front. Tapos yung binawas natin na 1 half sa harap, idadagdag naman natin yon doon sa likod. Okay, ito yung kanyang likod. Lagay natin. So, 34 divide 4 is 8 1/2. Tapos, yung binawas natin na 1 half sa front, idadagdag natin sa likod, magiging 9. Guhita natin yung 9, ito. Okay? Ang kanya namang waistline ay 24. Pataas po yun, ano, dahil garterized po ang likod. Pero ang pinaka ano niya is 24. So yung 24, i-divide po natin yan sa 4. So magiging 6 na lang. Dito tayo sa front. Yan, guhitan natin ang 6. Pagkatapos, add po tayo ng 1 1/2 or hanggang 2 inch para po yan sa kanyang tupi, ano, sa kanyang trunsal sa harap. Add 1 1/2. Guhitan natin. Yan, ganyan. Pagdating naman dito sa back, ganito naman yung gagawin. So, 24 divide 4 is equals 6. Mula dito hanggang 6, add po tayo ng 2 hanggang 2 1/2. Kasi po yung likod ng ating gagawin na pants ay garterized. So, add tayo ng 2 1/2 mula dito sa 6. Okay? Ito, i-line muna natin to. I-connect muna natin yung harap at yung line ng likod. Ganito. Yan, sa harap yan. Ito naman sa likod, i-connect natin. Okay, pagkatapos, ito naman ang ating idugtong. Ganito po ang paggawa. Basta sundan nyo lang ako. At pagkatapos ko, tapos na rin kayo at tingnan nyo yung ating ginawang pattern kung okay ba o hindi, ha. Tapos comment kayo sa ating comment section kung ano ang inyong experience, kung ano yung nagawa. Kung tama ba o hindi. Okay, i-connect na natin to. Ganyan. Tapos baliktad natin. Ganyan.
Pagkatapos, dito naman tayo. Kunik natin to. Yan, ganyan po. Pagkatapos, kunin natin yung para sa kanyang pleats sa harap, ano, yung kanyang trunsal. Ganito ang inyong gagawin. Maliit lang kasi 3/4 lang yung ating allowance eh, dalawang tupi. Tapos yung haba natin gagawin 2 inch lang kasi pang bata lang naman ito. Ganyan. Tapos urong ka ng mga 3/4 dito. Ganyan. Yun. Yan para sa kanyang trunsal, dalawa. Sa kanyang bulsa naman, sa kanyang side, ito ang inyong gagawin. So mula dito sa side na ito, 1 1/2 lang, hanggang 2 inches. Tapos dito naman, baba po tayo ng mga 5 inches, ganyan. Pagkatapos, guhitan natin ganito, gamit kayo ng hip curve. Huwag straight para hindi pangit. Medyo curve ng konti. Ganyan. Itong ating likod, ito, ating back, continuous po tayo dyan ha. Hindi po yan cut. Hindi po ito nakaputol. Continuous po natin. Mula dito sa guhit na ito, mag-add po kayo ng 2 1/4 mula sa guhit na ito. Yan, mula sa guhit na to, 2 1/4. Kung ang inyong wisba na ikakabit ay 1 1/2. Tapos dito din, 2 1/4. Ganyan. Tapos, guhitan natin. Pagdugtungin natin to. Pagkatapos, i-ano natin to. Kulik ng ganyan. Medyo slot lang ng konti, pag ganyan. Konti lang. Dito sa kabila, ganun din. Huwag pa straight. Kunting slant, kunti lang. Guhitan natin ang 1 1/2. Yan, ganyan po. At sukatin muna natin to kung tama yung ating ginawa ha. Yung ating hita ay 20. Tingnan natin kung tama ang ating ginawa. Mula dito, sukatin natin. 8 3/4. Yung 8 3/4 ilagay natin dito. Tingnan natin kung nakuha natin yung 20. Ayan, sakto po. Nakuha natin yung 20. 20 yung ating hita. Yung sa ating tuhod naman ay 15. Sukatin natin kung tama ba. Yan, simula dito, hanggang dito, 7. Yung 7 ilagay natin dito. Tingnan natin kung nakuha natin. Yan, kita nyo guys, nakuha natin yung 15. Yung kanya namang laylayan ay 12. Tingnan natin kung nakuha natin. Yan, ilagay natin dito, tapos dito, 5 1/2. Yung 5 1/2 ilagay natin dito. Yan po, nakuha natin yung 12. So, eksakto po ang sukat nating ginawa. Sa hips naman, tingnan natin kung tama ba. Simula dito. Yan. Nakuha natin yung 8 1/8. Tapos ilagay natin dito sa... dito. Ayan po, 17. Pasok po siya sa 34 na hips.
Ito, ibakat natin para makuha natin yung back. Tapos yung dito, ibakat din natin to. Yung para sa ating back. Yan. Okay, gupitin na natin para paghiwalay natin yung harap at likod. Mamaya na tayo magbulsa dito sa ating back part. Allowance lang po kayo ng 1/2 sa side. Dito 1/2 din sa side. I-stitch lang natin to. Ito yung ating back, ikakat natin to dito, cut natin. Tapos ito ikat natin to, alisin natin to. So, alisin muna natin. Tapos ikat natin to. Ito yung sa loob, ito yung ating front. Ito yung ating back. Ito yung para sa garter niya. Ito naman para sa kanyang paha. Continuous po kasi yung ating ginawa, ano. Hindi po putol ang ating back. Continuous po ito. Ito para sa garter, ito yung kanyang paha. Nakatupi po ito. Yan, nakaganyan po yan. Tapos dito, kunin mo yung center. Pagkatapos, baba ka ng mga 2 inches. Para po yan sa kanyang weld packet. Ang lapad po ng weld niya ay 1/2 lang, tapos yung packet opening niya ay 4.5 po yung packet opening, ha, kasi pang bata lang naman po ito. Ganyan.
Okay, tapos na po yung ating pattern. At yan po nagtatapos yung ating video. Sana may napulot kayong aral sa ating tutorial sa araw na ito. At kung meron kayong comment, mag-comment lang kayo sa ating comment section. At para masagot natin yan guys kung ano yung mga katanungan. So hanggang sa muli guys, kita-kita tayo sa sunod na upload ng aking mga video. God bless po, paalam. Paalam.